disciplined in Bethesda Bible Baptist Mission under Pastor Mac Manay and Monsar. So, ang minister ko po is, ang blessing po ay Pastor Mac Manay po ang video sa akin ng kama ko dito kay Pastor Borja. Nalaman niya na marami akong sakit. Tulad ko ng diabetes, mataas ang cholesterol, uric acid, UTI, meron pong high blood. So, ang pinapakasunod ako, madalas na nangunod ako. So, komplikasyon na ako ang sakit ko. Kaya lang po, sabi ni Pastor na, why did not try? Eh, pasuro ka, may magamot siya. Wala akong choice kundi mag-try kahit anong gamot ang makakatulong sa akin. For 5 years, nagagamot ako ng maraming gamot. So, puro synthetic ito. Without medicine, I can't live. Kasi pagkakaroon, teka ka ng medicine, nag-iigil katuan ko. Pero without them, siguro umbuild ako ng hihina talaga. Ang sakit. So, ang alam ko, hapang buhay na ito, hanggang buhay ako, gagamitin ko ito, at saka, ang pakiramdam ko, hindi ako umagaling kundi, nararasakit. By God's grace, na bigyan ako ng blessing to other people na ginamit ng Diyos, na nag-try lang ako kay Pastor Borja, sabi ko, why not try? Baka ako'y gumaling. So, pagdating dito, sinabi ko yung mga ginagamit kong gamot at na-advise ako ni Pastor Borja na mag-cleanse yung G-Nuracin at sa kapo is inawa kapsigo. So, binigyan niya ako ng mga tomatato. Noong una, hindi ako masyado naniwala unless na-prove ay nag-take lang ako ng take sa gabi yung volume cleanser, sa umaga yung G-Cup, yung Kapol, tapos yung Glorasi, Amil, saka ako ng Tetecnon, saka meron akong cholesterol, capsule. Take ito. After 3 days, wala pang efekto sa akin. Parang hindi pa ako useless na mag-take ako ng maraming medicine na parang wala nangyari sa akin. After 4 days, nag-test ako ng aking sugar sa umaga yun. Usually, ang sugar ko is maabot ako ng 300 hanggang 300 plus. So, normal. Pinakamababa ko sa 50. That's normal for me. So, hindi yung normal. Ang normal sa talaga dapat is 100-110. So, kaya ko yun. Kaya hindi ako nakakabang kahit ano. Kaya lang, sabi ko sa Bora, sinisira ang kidney, ang aking liver, sa mga gamot na inin ko. Nakita niya rin yung mga tinitake ko is masyado magtapang. Herbals na nakaka-withdraw sa akin. Yung after 4 days, ka 5 days ko, nag-test ako ng sugar, mababa na siya. So, nasa ano siya, 160. Hirap. Parang hindi totoo yung testing. Sabi ko, baka expired. Nag-test ulit ako. Talagang the same. The next day, nag-test ulit ako. Bumaba pa, nag-uwapiti na. So, amazing na gawin na ito. Although hindi ko i-stop yung gawin ito dati, kasi advice ko pa sa Bora, huwag mo rin i-finish yung, i-stop yung gawin mo unless talaga totally nag-normalize na, saka mo unti-unti ang ito. So, nung pinintay ko yung mga gawin niya na binigay sa akin, so, nakaigin ang kasi ang aking colon cleanser. After sa umaga yun, talaga automatic data ng labas lahat. So nakita ko yung istubo, hindi ako dati nagatal gano'n na talagang labas lahat. Pati aking mga itim-itim na parang nakalagay doon. Talagang hindi ko alam saan nagagaling yun. Ay lalabas ko araw-araw, maghinawa. So yung Duracin, nakababa na ako yung sugar.
art, anong art, makaramdam niya ang ginawa. So, araw-araw lang ito sa computer ko. It's better and then lumababa siya. Pero pati kasi ang ulo ko, one time, after 6 days, itetest ko itong gamot ni Pastor Bola kung talaga effective. Kumain ako ng atis, 1 kilo of atis. So, matamis yun, sobrang sugar. So, nanam ko yung atis niyon, isang kainan ko, isang buwan, isang kilong atis. So, tinig ko rin yung gamot niyo, normal lang. Kinabukasan na test akong sugar. Hindi lang atis ang kinain ko. Too much sugar, too much juice, saka too much sa mga carbohydrates like rice. After noon, kinabukasan na test ako, 160, sabi ko. Tapos, kung tutusin, kung dati ako hindi nag-herbal na gamot, pag kumain ako ng gano'n, kinabukasan sa sugar ang atakin ako. Ako diabetes. Pero nakita ko 160, 180, sabi ko, parang hindi siya bago, hindi siya nagalaw. Although, marami akong clinic na tamis, parang lumalabag pa ako. Tinuloy ko nun yun hanggang bumalikas ka niya, lumili akong gamot, marami, kasi sabi ko, Pastor, nag-iigi sa akin itong gamot ito. So, nawala yung ako mga water retention, kasi yung water retention ako. So, ang iin ko napakarami na. Lumalabas lang talaga iin ko ng yung hindi ordinary, parang mayroon siyang may matematika eh. So, natutuwa ako. At the same time ngayon, inano ko yung diet ko. Nakakiharlong ko. So, unti-unti ko binabalik, inalis yung gamot ko na synthetic. Kasi malaki na gagasis ko every month. Imagine 5,000 a month, aking gamot lang. Iba pa yung supply na galing sa Amerika, nagbibigay sa akin, iba pa yun. Tapos may 5,000 worth pa ako binibili dito sa medikalidad. So, masyadong burden sa akin daw, at the same time, nasisira ang aking katawan. So, napatuto ako sa church. Nakita nila yung aking resulta. So, ngayon, as na yun, sumama sila lahat sa akin, lahat may sakit. Kuli sila talaga kung how yung mga herbal na yun nag-work talaga sa katawan tao. As of now, papasalamat ako sa Panginoon at talagang gumagamit ang Diyos sa mga tao na tutulong para sa akin na kahit mga ano lang, by words lang, by words na tutulong ka na, pero malaking aiding. Kaya lang nung nakikita ko ngayon na solving ko, pag alam ko may sakit, may diabetes, sabi ko, why not try yung gawag dati ito? So, ngayon, na-encourage kami, na-encourage ako ng seminar para matutunan kung paano mag-gamit yung gamot at kung paano mag-papotoo at kung paano mag-video sa ibang tao kung gamot na ito. Papasalamat ako sa Panginoon dahil alam kong hindi na tayo pinagbabayaan. Dahil so much blessing, so much thankful na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. At alata ko man ito ay mag-focus. Alam ko pang gusto niya tayo mabuhay, matagal, alam tayo mga Kristiyano para mag-sibri pa at gawin niya ang kanyang mga sinasabi upang papalaganap ang kanyang sinasabi. Kaya maraming salamat. At kanaway maging blessing sa lahat ng makakarinig, sa lahat ng makakanawa ng mababayan nito. Thank you.